Tina, alam niya na nasa kanya yung advantage ngayon in terms of the damage output and the mobility. At si Ogwen naman ay ginagamit na yung Guardian's Barrier niya para hindi mapalapit si Haji. Tinatanggal niya lang si Haji doon sa XP range pag namamatay yung minion ng kalaban niya. Kailangan kasi talaga na mapoke na mapoke dito si Haji kasi yung passive nung Valentina, pag mas mataas yung level, mas mataas yung damage. So, dinedelay niya from time to time. Ooh! First blood makukuha dito ni Kyle TV with a lethal counter. Nag-pay off yung pampupoke dito ni Few. At ang tumapos ay si Kyle TV. They're giving so much importance doon sa pag-shutdown kay Haji, pero doon sa may taas, may sagot ang side ng si Oheb. So for Brenny Sports, meron na nga turtle objective. Si Pandora, aggressive ha? Pumasok siya dito with Electrofile Blow. Makakatakas nga ba? Pero hindi! Merong real world manipulation, pero ang turtle naman ang mase-secure ni Kyle TV. Sinacrifice dito. Sabi si Fiona, ay teka lang, kailangan ko isalba yung teammates ko. Pero at this point, 4 seconds still, the next turtle rises up. I think eto na yung hudyat na parang, okay, successful na tayo, hindi na na-force out. Taka, contest natin tong take na gagawin ng Blacklist. Labanan ng real world manipulation to, pero si Few ang unang bibigyan. Pero siya naman ang merong real world manipulation na pwedeng ilatag pag nagkaroon talaga ng labanan. Edward dito kasama, nilatag na yung real world manipulation. Super Marco papalag din, pero nakuha ni Kyle TV yung turtle. Si Edward naman may ipit sa gitna, pero may consecration pa. Hahabulin siya ni Pandora, hindi enough yung execute para i-execute siya. Ko, hindi muna nila bibitawan etong gold lane na to dahil nga isang pitik na lang. Yung torre na iyon, Edward ang primary target nila. Hindi na kasing likse ng isang Benedetta yung gamit na hero. Yung best hero dito ni Edward, tapos sumasabay siya. Oo, parang nakita niya rin kanina kung paano yung rotation ni Edward sa may XP lane. Kaya inuunahan na lang din niya. Now the pressure is real doon sa may middle lane pero top lane. Naipit dito si Pandora with a heavy spin. And ang makakuha ng kill na yun ay walang iba kung BC Oheb. Pero may bawi. Ito talaga yung name of the game, Chantel, eh, no? Kung sino yung mas madaming tao into the early game, sila yung mag-dictate ng pace ng laro. Si Wise ang napapatumba. Naku, hindi ko nga in-expect na mapapatumba nila yun dahil isang harang lang talaga. And with that burst damage, Bren Esports gains control dito sa mismong base ng Blacklist. At mukhang sobrang sakit anong damage na binibigay nila. Pero si Oheb buhay pa, si Owen dito low na. Super Marco Pandora is out. Mukhang si Owen mapapatumba rin. 2v3 situation, Blacklist International. Mukhang ikakapitalize yung pag-overstay ng Bren Esports. Masyadong punerse yun, pero Oheb lumipat na. Si Few lumalaban, pero hindi niya magagamit ang kanyang first skin. It's going to be the third Lord Dance. Katulad nga ng sinabi ni Chantel, and this is important para sa side ng Blacklist International. Nakikita na natin sa kanina na nakakabawi na sila. Nahahanap na nila yung tamang entrada pagdating sa mga team fight. Pero getting this Lord means na talagang mapapatagal nila yung buhay ng kanilang mga tore sa mga susunod na minuto. Unang na-clear dito ni Pandora yung mismong lane doon sa XP lane. Kaya naman mukhang makakasabay siya dito sa mismong teamfight. Pero ngayon, agawan na naman ang Lord ang mangyayari. Pero makukuha naman ito ni Kyle TV. Nakuha niya na yung Lord. Hahabulin pa nila si Haji. Si Super Marco nagwawala na. At mukhang wala na rin kawala yung isa. Double kill para kay Super Marco. Si Edward. Kasama dito si Oheb. Sila yung de-defensa. Pero may mga minions sa paparating. Kailangan nila magsama. Hindi in-expect ni Kyle TV na yung kanyang lethal counter ay buy one, take one. Nakuha mo na yung Lord, napalo mo pa si Wise. May mga minions doon sa taas, tapos babasagin nila yung mismong inhibitor turret. Magsuspawn yung mga minions, aabot nga ba yung mga members ng Blacklist? Kasi kung hindi, maaaring endable na. Pinasok din ni Owen, nahuli si Oheb. Si Edward naman ang magbabuy time. Pepwestuhan niya kung saan nakapwesto yung mga minions. Pero hinarangan dito ng wall, Guardian's Barrier para hindi makalapit. Pero right on time ang pagpasok ng mga members ng Blacklist. Pipilit ba ito ng side ng Bren Esports? Palapit na yung Lord doon sa may bot lane. Unti-unting nagpo-poke battle sila dito pero may heavy spin na magagamit and si Wise inaipin si Few. Si Haji dito napabitaw na ng pang-depensang real world manipulation pero napalipad na rin dito si The Queen. Pero nakapwesto naman dito si Few with a burst damage. Yung base pwede na ilock ng Bren Esports at sila ngayon ang magtatay ng series. All